Okay, guys, let me correct you about one thing. I ask you about your weakness. And madami sa mga sagot is ang weakness nila, nanay nila, tatay nila, o magulang nila, or mahal nila sa buhay. Let me correct you and please listen to this. Hindi mo weakness ang magulang mo, ang kapatid mo, ang nanay or tatay mo, or mga kaibigan mo. Hindi sila weakness. Sila mismo ang strength ninyo. Sila ang alay ninyo. Kaya, pag tinanong kayo anong weakness nyo, hindi yun dapat ang sagot. You should never answer na ang weakness nyo ay ang mahal nyo sa buhay. Dahil sila ang strength ninyo. Sila ang best suit ninyo sa buhay. So, kailangan pag tinanong kayo ng weakness, yun yung mga bagay or mga sitwasyon na ayaw nyo mangyari. Like, halimbawa, yung magkasakit yung mga anak ninyo. Yun, ganun, pwede yun. O kaya yung ang weakness nyo is lagi kayong late sa trabaho. Or kaya is chismosa kayo, or naninira kayo ng ibang mga tao, or malandi kayo. Ganun yung mga weakness, guys. Hindi yung nanay, tatay nyo, at kung sino-sino yung tinuturo nyo na weakness. No, hindi po yun weakness. Yung mga sinasabi nyo, yun ang reason of being ninyo. Yun yung reason ng inyong strength. Okay, so ito, ganito yung example ng weakness. Let's play my reels again. Charot! So, ayun, guys, tinanong ako ng anak ko. Sabi niya, Mami, anong weakness mo? So, sabi ko, ice cream, anak. Yun talaga yung weakness ko. Sabi niya, Mami, I'm asking you, what is your weakness? I'm so serious here. What is your weakness? That's something, when it's there, you will lose yourself. Eh di syempre, nag-isip ako mabuti kasi syempre baka magalit na naman yung anak ko. Nagtatanong ng maayos, ano? So sabi niya talaga, Mami, so tell me, what is your ultimate weakness? So sumagot ako, sabi ko, eh di yung guwapo, tapos nag-i-scoop ng ice cream! Kalandian! Anyway, ganyan, gusto ko lang i-correct yung mga pag-iisip ninyo, guys, na kapag tinanong kayo ng ano yung weakness nyo, huwag nyo namang isagot na ang weakness nyo ay magulang ninyo or mga kapatid ninyo or mahal nyo sa buhay. Hindi sila weakness. Sila ang lakas ninyo. Sila ang best asset ninyo. Sila ang kakampi nyo sa buhay. At hindi dapat na isipin na sila yung magiging source ng inyong kalungkutan or ng inyong kahinaan. Kailangan pag naiisip nyo sila, puro pagpapalakas ng loob yung pumapasok sa inyo. Alam nyo, ang nakikita ko kasi na problema kasi sa mga Pilipino, kapag kasinabi o may mga tanong na ganyan, masyadong madrama agad yung iniisip nila. Masyadong negative vibe agad din. No? Pag tinanong ka anong weakness mo, ang sasagot nila, ayokong mawala yung nanay tatay ko. Lahat naman ng tao, guys, ayaw mamatay yung nanay tatay o mga mahal sa buhay. O kaya, ang weakness nila is makitang malungkot yung mga anak na. Lahat ng nanay ayaw makitang malungkot yung mga anak nila, no? Pero, hindi yan weakness, guys. Yan yung fears or doubt ninyo sa buhay. Iba yung weakness na tinatawag. Yung weakness is yung something na kapag nandyan talaga, ay lumalambot kayo. Kaya nga weakness, di ba? Sa Tagalog, nagpapalambot sa inyo. So, di ba, pag naiisip mo naman na malungkot yung anak mo or may sakit yung anak mo, hindi ka naman lumalambot, di ba? Parang, ang nangyayari dyan is nasasaktan ka. So, sila yung greatest fears ninyo na mangyari, kumbaga. So, iba, magkaiba yung ano yung greatest fear or iba yung ultimate weakness ninyo. Magkakaiba yan, guys. So, make sure ninyo kapag may nagtanong sa inyo, alam na ninyo kung paano sagutin. So, wag ninyong ituturing na weakness yung mga magulang mahal nyo sa buhay. Please, please, keep this in your mind. Dapat, kapag naiisip nyo yung magulang nyo, mga anak ninyo, nagpapalakas ito ng loob ninyo at nagbo-boost ng energy ninyo. At higit sa lahat, dapat sila yung nagiging reason ninyo for your being. So, ayan ha, tinuruan ko na kayo ha. Kaya kung kayo ay may mga interview at mga trabaho at tinanong kayo ng mga best weakness ninyo, huwag nyong isasagot yung mga mahal nyo sa buhay. Siguradong bagsak kayo sa trabaho.
So, okay, ang isang ibang example ng weakness is pwede yung very competitive kayo, yung and then pwede niyo yang i-turn para maging best asset ninyo, 'di ba? So, pwede siyang very competitive kasi nga hindi niyo kayang tumanggap ng pagkatalo. So, pwede yang weakness and pwede din yang strength at the same time, 'di ba? So, ganun yung mga dapat takbo ng utak ninyo para pag nag-apply kayo ng trabaho, lalo na kung pupunta kayo ng ibang bansa, madalas na tanong yung best weaknesses mo. And then, kapag kaganoon yung tanong, make sure mo na ita-turn around mo yon na ang gagamitin mong weakness mo is yung pwede mo din na maging best strength, di ba? So, ganun yung mga budol na sagot, di ba? So, sabi mo, I'm very competitive. I'm not good accepting being a loser. O, di ba? Charot! And then, I love to do everything to win. And into the point that I work really, really hard to win, that I forgot myself. Ganon, mga ganong charot-charoterang sagot. Joke lang. Anyway, so sana may natutunan kayo dito sa vlog ko for today. I love you guys and hope to see you in the Philippines real soon. Yeah!